So, hi mga idol, mga tol, mga lodi. Itong roblog na to, or itong video na to, ay hindi siya para sa akin, or kung kanino man. Pero, ito po ay inaalay ko para sa aking kaibigan, co-servant sa peace, at halos naging ate ko na rin ng halos 4 na taon. Ang vlog na ito ay para po sa iyo, Ate Danica. Si Ate Danica po, or si Danica Aurel Galiardo, ay naging kaibigan ko po sa loob ng 4 na taon. At nitong 3 ng Pebrero, taong kasalukuyan, siya po ay pumanaw na. At ngayong araw po na ito ay ang kanyang 9 na araw, or yung 9 days after ng kanyang kamatayan. And sa video na to, sa roblog na to, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ko siya nakilala, paano kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. At the same time, ano yung mga kwento or experiences ko kasama si Ate Danica. So, na-encounter ko po si Ate Danica way back June 2016 sa 2nd Bulacan Grand Prix Unconditional. So, isa po siya sa mga nag-perform doon, and isa rin po siya sa mga nakilala namin. And isa rin po ako sa mga na-inspire sa story, sa shinare niyang story noon. Si Ate Danica po kasi ay isang CKD warrior. Isa po siya sa mga taong lumalaban sa sakit na CKD, or mas kilala sa tawag na chronic kidney disease. And doon sa Grand Prix, na-inspire kami lalo, and ako isa rin ako sa mga natuwa na nagsuserve pala siya sa Feast Marilao. And during those time is papasok pa lang kami sa pagiging servant noon. And sobrang blessed ko rin siguro dahil nagkasama kami sa isang ministry, which is sa Music Mean. Singer po siya, and ako naman po ay isang drummer. So, mas lalo pang lumapit yung connection or yung love namin sa isa't isa, dahil ang kanya rin pong boyfriend ay isa rin pong miyembro ng banda. Kung kaya't nakakaroon kami ng time noon na magkabanding noon ng mga banda, plus kasama si Ate Danica. So, since 2016 hanggang ngayon taon, almost 4 years kaming nagkasama. And siguro sa mga unang taon, nagkaroon na kami ng maliliit na kwentuhan, small talks lang. Hindi pa rin kami gaano ka-close din sa isa't isa nun. So, nagkakausap lang pag sabay kami nagsuserve. Kakamustahan lang ng casual. Pero, nagkaroon po ako ng chance na mas makilala po siya itong taong 2019. Kung kailan po nagkaroon ako ng pagkakataon na gumawa ng isang docu-film. And, isa po si Ate Danica sa naisipan ko pong gawan ng docu. And, medyo matagal na proseso hanggang sa nakapag-finalize kami na si Ate Danica na po yung gagawa namin ng docu nung time na yon. Plano kasi namin sumali ng Cinema Relleno 2019. So, meron kasing dalawang kategory eh. Yung short film and yung cine docu. So, pinasok namin yung kwento ni Ate Danica sa cine docu entry. And, wala na akong naging balita kung anong nangyari, kasi ang na-push through lang sa contest ay yung mga short film. And, April 2019, yung time na nakapag-shoot kami. So, nag-adjust ng oras dahil alam naman po natin, no, meron din akong ginagawang short film nung time na yon. Plus, umaasa po sa availability time ni na Kuya Patrick, na boyfriend po niya at ni Ate Danica, dahil alam naman po natin pag dinadialysis, may mga time na hindi okay, may time na okay. So, inintay ko yung pagkakataon na maging komportable yung mga schedule namin at yung schedule nila. So,
I forget the exact date, pero Holy Monday na nung time na yon. Na napagkasunduan naming mag-set ng shoot. So, yun yung pinaka, isang moment na nakapagkwentuhan, nakausap ko sila ng mas malapitan or mas close, diba? Or mas, tawag doon, mas dikit compared doon sa casual talk lang sa face. So, doon ko mismo halos nakilala si Ate Danica. And yung time na nagsushooting kami para doon, or yung araw, yung mismo araw ng shoot na yon is dialysis pala niya ng araw na yon. Then, napansin kong medyo namamanas na si Ate Danica. And during the interview, docu interview, ramdam ko na medyo hinihingal siya. Medyo binabagalan niya yung pagsasalita niya para maging komportable siya. And ramdam ko na medyo nahihirapan siya. Pero isa siya sa mga nagsabi na maipush through yung interview namin, yung doc, yung ginagawa namin. And minitailing namin nung time na yun na dumating lang yung ambulansya kasi anytime during noon is darating yung ambulansya and naghahanda na rin sila sa pag-alis. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap sila at magawan ng isang docu si Ate Danica. So, yung docu po na yun, ang title ay With Stand na mapapanood nyo pa rin sa YouTube at sa Facebook. And ina-encourage ko po kayo na panoorin nyo, i-like at i-share natin yung nagawa naming docu. Kasi naisalaysay ni Ate Danica yung halos parte ng buhay niya ng pagiging CKD warrior. And for me, yun siguro yung pinaka-the best time and moment and experience ko with Ate Danica. Pero hindi naman natapos din doon kasi doon pala nag-start na mas makausap ko sila ng madalas, especially pag umaten sila ng feast si Kuya Patrick at si Ate Danica. And fast forward, October 2019, dumating naman yung time na si Kuya Patrick ay nag-propose kay Ate Danica. And yun din yung time, after that proposal, yun na rin yung time na nagkaroon ako ng mas maraming oras na kausap sila kasi they are planning everything sa kasal nila, sa prenup. And natutuwa ako kasi isa ako sa mga nai-involve sa plano nila. So, hindi ko naman in-offer yung sarili ko sa kanila. Pero, sila or si Ate Danica yung talagang nagsasabi sa akin, nagme-message na kukunin daw niya akong videographer, photographer sa kasal nila. So, ako naman, experience yun plus Ate Danica yun eh. So, magaan sa loob ko na talaga ring tumulong para sa kanila. And yung huling pag-uusap namin, that is January 2020, first piece nun. Hindi ko maintindihan nung time na yun bakit nabigyan na ako ng chance or pagkakataon na makausap si Danica ng ganung katagal sa piece. Hindi kasi ako nag-serve nung araw na yun. And nandun lang kami sa bandang likod. We are talking about everything. Yung status niya and especially yung kasal. Yung magiging kasal, kung paano setup, kung paano yung mangyayari. Then, yung time na nga rin yun, tinatanong na niya ako kung magkano yung rate ko. Pero, kung tutusin, para sa akin mismo, ayoko nang singilin sila, to be honest. Kasi, parang yun na yung pag-express ko ng suporta and pagmamahal kay Ate Danica and para sa kanilang dalawa. Then, muntik ko na rin ma-open kay Danica nung time na yun, yung surprise concert na pinaplano ni Kuya Patrick. Kasi, ayun, nagplano pa kami ng surprise. And, dapat yun, January, kaso na-postpone. And, plano sana ng February and March. But, ayun, everything is nawala.
dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na dumating nung last week ng January. And kahit ako rin mismo, ultimo ako, nagulat din ako sa bilis ng mga pangyayari ng mga nare-receive kong balita hanggang sa nagising ako ng eksaktong madaling araw, alas 4 ng February 3 nung nareceive ko yung isa sa pinakamalungkot na balita nitong taon 2020. Kaya ako po parang ganun na lamang din yung pagtulong ko kay Kuya Pat and sa parents niya, starting sa paggawa ng video tribute, yung mga pictures, yung compilation ng videos, hanggang sa huling paghahatid sa huling hantungan. Wala akong experience sa pag-shoot ng ganun. Kasi alam kong mabilisan lahat ng pangyayari, pero nagawa ng paraan nakapag-shoot. May mga error lang na hindi ko na ma-explain dito sa video na to. Pero naitawid namin kasama si Kuya Arthur na kumuha ng drone shot. And to be honest, mayroong parte sa akin na biglang nagkulang simula nung February 3. Parte na kulang kasi isa si Ate Danica sa bumuo nung pagkatao. Sa kung ano ako ngayon, kung ano yung character na meron ako, kung ano yung binibuild up kong image sa social media. And at the same time, yung lessons, motivation, and inspiration na naituro, na ibigay niya sa akin. And nawala man siya physically. And yun yung part of me na pakiramdam ko ng kulang. Pero ang nagpo-fulfill para sa akin or yung nananatili sa akin is yung mga kwento niya. The way kung paano siya ngumiti kahit na yung sitwasyon niya ay mahirap nang ngumiti or tumawa. Yung mga binigay niya advices sa akin, like magpapayat na ako, which is nasa process na. Pagkain ng healthy na pagkain kasi yung pinagdaanan niya, ayaw na niyang maranasan pa ng iba. And yung mismong buong story niya, nung nakasama ko siya for how many years, di ba, sa face, and yung nabuong friendship, and yung pagiging ate material niya sa akin, sa aming lahat, isa siya sa mga malaking inspirasyon na dapat tingalain. Hindi lang ako, kundi ng halos lahat ng kabataan na dapat ibuhos natin yung pagmamahal natin sa pamilya natin, at the same time yung pagiging matulungin sa kapwa. Isa yan sa mga natutunan ko kay Ate Danica. And di ko na alam kung saan papunta tong mga sasabihin ko, pero posibleng mapanood mo na to, Ate Danica, pero alam ko nasa paligid ka lang namin ngayon, kasama ka pa rin namin sa isip, sa puso, sa maalaala namin. And gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa lahat. Isang karangalan ang makilala, ang makakilala at maging kaibigan ka. And thank you sa lahat. Kasi ang dami mong tinuro sa aming lesson. Hindi ka man mag-preach, hindi ka man magkwento. Yung ikaw lang mismo, yung appearance, yung pag nakikita ka lang namin sa peace. Yung mga post mo na natutuwa ka, na nakaka-receive ka ng blessing. And yung journey mo, no, ng 8 years na journeys, yung 8 year na journey mo sa pakikipaglaban sa CKD ay isang storya na dapat naming matutunan at paunin. Especially yung love story ninyo ni Kuya Patrick na
despite of everything. And love wins talaga. So, ayan, Ate Dani nga, maraming salamat. Matarog na ulit yung boses ko. So, thank you sa lahat. And, actually, hindi pa ako tapos, Ate Dan. Hindi pa natatapos ginawa kong mga video tribute sa highlights ng Living Mom and sa vlog na to. Yung pagbabahagi ng storya namin sa'yo. What we are looking for is marinig ng mundo yung story mo. At yun yung gusto namin ma-push through ngayon taon. So, maraming salamat ulit, Danica. Mahal na mahal ka namin. Paalam.